Saan naman natin nahanapin? Saan tayo? Wala sa bahay. Pati rin sa school na bata. Wala. Bakit inalang po kasi tayo pumunta sa Bicol? Hindi po ba ikaw yung mismo nagsabi na mas ligtas tayo doon? Walang mga gugulo tsaka wala nang kukuha sa akin. Bus station papuntang Bicol. Bakit doon? Eh kasi nabanggit niya eh. Baka tinakas niya na yung bata papuntang Bicol. What? Alam mo, natatalo na talaga tayo eh. Bakit ba kasi sa lahat ng pro bono cases, ito pa yung nakuha mo? Nadadamay ako eh. Hindi naman tayo yaman dito. Mama, naihi po kasi ako. Pwede po ba ako mag-CR saglit? Sige anak, bilisan natin. Baka maiwan tayo ng bus. Monica! Monica! Monica, sandali! Kasi nalabutan pa namin kayo! Ano naman gawin sa amin to? Mas alam mo lang ipapahamak yung sarili mo sa ginagawa mo eh! Attorney, wala na! Talo na tayo! Wala na tayong magagawa! Kahit na anong mangyari, hindi na ako mananalo sa kasong to! Mas komplikado tong ginagawa mo. Kung itatakas mo si Hope, mas nakakatiyak lang tayo na mahahanap lang din kayo at makukuha yung bata sa'yo. Mama? Maaari ka pang makulong. Gusto mo ba yun? Kukulin ako? Kukulong kayo? Bakit po? Ang gusto ko lang naman, hindi kami magkahiwalay ng anak ko. Hindi ko talaga kayong magkahiwalay kami. Ayoko talaga mawala siya sa akin, attorney. Kaya, together po tayo, diba? Kaya hindi po ako kukulong, okay? Tsaka, hindi po kayo makukulong, diba? Promise? Walang makukulong. Promise ko sa'yo yan. Kung papayag ulit ang Mama Monica mo na magtulungan kami. Nakaidlip lang si Hope. I hope hindi mo na ulitin yung ginawa mo. Muntik na tayo mapasight in contempt kanina dahil sa ginawa mo. Pasensya na po. Pasensya na kayo kasi litong-lito na talaga ako eh. Sana naman huwag mo na itakas si Hope. Basta ipangako niyo sa akin na mananalo tayo, na mailalaban natin to, na makakabawi tayo sa kanila. Monica, gusto kong ipanalo yung kaso. Pero sana naman sabihin mo na sa amin lahat ng totoo. Meron pa ba kaming dapat malaman na tinatago mo sa amin kaya kinailangan mong tumakas? Sa hukuman ng buhay, paano nga ba natin sinusukat kung sino ang nararapat na maging tagapangalaga ng isang bata? Sa dugo ba, sa pag-ibig, sa edukasyon, proteksyon, at pag-aalaga na ibinibigay sa kanya, o sa pagpapaubaya? Bilang tagapagtanggol ng karapatan sa kasong ito, sana ang katarungan ang mag-ibabaw sa timbangan.
Honorable Liberty Villaroman, presiding judge of Branch 123, Makati City. This court is now in session. Silence is hereby enjoined. Call the case. Special Proceeding Number 1873 for habeas corpus in custody of the 6-year-old minor Hope Umni. Name of petitioner, Nimia Ozdemir versus respondent, Oppositor Monica Umni. Sinasabi mo bang hindi na nagpaparamdam si Mrs. Ozdemir kaya nagawa mong ilagay ang pangalan mo sa baptismal certificate ng bata? Paano nangyari to? Gusto ko lang naman pong pabinyagan yung bata. Nung iniwan po sa akin ni Nimia si Hope, hindi pa po siya nabibinyagan. Wala pa po siyang papeles. Hindi ko naman po talaga intensyon ilagay yung pangalan ko dun. Kaya lang hindi po kasi siya mabibinyagan kapag hindi ko ginawa yun. Ginawa ko lang naman po yun dahil mahal ko si Hope. At nangyari ang lahat ng ito nang makatanggap ka ng text message mula kay Mrs. Ozdemir na wala na siyang pakialam sa bata matapos ang ilang buwang hindi pagpapadala ng pera. Tama? Opo. Sa madaling salita, Mrs. Ozdemir abandoned her child for 6 years at hindi na ito nagpapadala ng sustento. Opo, attorney. Matapos mong makatanggap ng text message, ay nakatanggap ka rin ng sulat mula kay Mrs. Ozdemir. Tama ba ito? Kung ipapakita natin sa hukumang ito ang sulat na yon, makikilala mo ba? Opo, attorney. Miss Umni, yan ba ang sulat na tinutukoy mo? Opo. Maaari mo bang basahin sa amin ang mga nakasulat dyan sa papel na yan?